Good afternoon, everyone. We are here to report about the community of Bacchao. Community of Bacchao. The Bacchao are city dwelling tribe, often known as the nomads, who has been dwelling in the swamps as a nomadic tribe living in stilt huts for both houses and swallow water. They make their living from traditional field diving for fish and pearls. So, ang Bacchao, kanang tawag sila o si nomads kay diha man sila sa mabuhi sa kanang dagat ilang pangilahang pinagin sa kanang pagkuhan o kanang mga pagkaon is sa dagat na sila mga kuhan kanang naisda agay na ibaligyan ito sa kuhan market then nitipod kayo na sila mga langoy, mudai mga kitapos sila sa nomads then sa una po kay sa unang panahon para sa ang mga Bacchao Bacchao tradition of marriage is prearranged for the parents of their sons and daughters as early. The process is similar to other individuals. A dowry is often presented to the parents of the woman that the man wishes to marry. So, agad ng Bacchao, kanahay, ma-inlove sila sa usa-usa, pwede hindi na edad, mahalan sa pagpuan, and tumagi sa kung sa kaslan sila, isa, sabay, sabachi, mahalan sila sabay, ba? Sa mga ato kay sa sipuhan yano dan ilaha is dahil sa bay sa kasulon din una dapat ang laki na ihatag na dowry tawag o pansampo ka ng mga kuan para mga lakas o kwarta may ihatag sa bagi at sa kuan sa the language that our local Bacchao speak is a dialect of Sinanga, of the Sinaksama people, borrowing from the Acts of Dispersion. Santer Sinanga is the language of the Philippines, as Malaysia, and home as Malaysia and Bacchao. So, ang ilahang sinutian nito is Sinanga ang tawag. For example, sa ilahang kuan, sinutian is, sa tuwa is good morning, ilaha is ahab subo. Ang ilahang good afternoon is ahab kuhap. Ilahang good evening is ahab subo. Ang ilahang kuan, masayang mga pangalan is unkosi. Focusing on their mode of dressing, the traditional attire of Bacchao is the batanchong. It has many uses. They are made large enough to fit a person and used by both of men and women as skirt or bata, such as a belt. So, kabantan mo na mga malong nila, ang tawag na is katanchong. Kanang, gagawa na magamit na po sa kayo ng bandana. Kabantan mo sa nangas bato na magsuri-suri na naibata sa suri na iyan na doon ka na kuan, may muo nila mga patansyong mga tawag. Ay doon yung nila mga sanina o sayal po, dagang magamit na may mga traditional outfit. Bacchao was displaced by wars and the death of their traditional fishing culture. Their homeland was then taken away from them and their culture is gradually slipping away. Ang mga Bacchao may hinawa sila sa ilang mga homeland kay tungod ng mga wars o daghang mga matay niya. Nawag ilang culture tungod ana. Then, igal or pangalay or jamgay is a dance they adapt from the Sama group Sulu. This dance was usually and commonly performed by female Bacchao. This traditional dance of them shows their confidence that even the indigenous group of people can be known for their talents and competitiveness. Ang igal or pangalay mo nang ipangsayaw sa mga bagay nga Bacchao na. Then, ang panangasayaw mo nang sa kuan belong sa Sama group Sulong mo na ang lugar sa mga sa sayaw ang Sulong and then ilang gihatag at ilang confidence ilang gihatag tanan para masayaw ng igal or pangalay beliefs in indigenous Bacchao's recognition of their master and having wisdom is the most critical way to having a good life. They also believe that where the spirits of the dead are kept in a grave at every period of Shaban
the soul is allowed their master to come back to our world. Nagtao sila ng kuan para mga wisdom o kuan para na sila kuan kana beautiful way to have a good life kanang kanang nindo tay ilang sina makuan mga kinabuhi kamot anang inang master. They also believe that the dead can communicate with the living through the ritual ceremonies of celebration, worship, and exorcism. Then to po sila ng kanang mga namatay, mabuhi, at namod ang ritual ceremonies of paan kanang pag-worship. Unique to their cultural rituals is the concept of life and the relationship to the sea. A newly born infant is thrown into the sea and members of the clan die to save the newborn. Ilang bago pa nga nang ilabay sa dagat din mo to iluwas para maluwas. This is a different round of banjong. Number one is the banjong mat. The banjong mat is characterized by vibrant colors and spontaneous geometric patterns and symbols reflecting the group's way of life, such those of crabs, whales, boats, and marine life forms. On the other hand, the samang mat, prominent patterns are stripes, multicolored squares, zigzags, and tapered patterns of white and other colors. The banjong mats are made from strands woven together from the pandanus plant. The technique of preparation of it and weaving are similar across the loop, with some minor variation across the different regions of the Philippines. So, ang banjong mat is paano nga lang, more than the form of square na nilawag niya rin niya. May lang yung tag-color mga nagpatindot sa banjong mat. Halino nga siya at kumapin. Parang prominent patterns. So, morning na reflect sa kinabuhi sa banjong mga datang mo palit. Number 2 is seashell craft. Seashell craft is very unique craft and making diverted items like seashell mirrors, chairs, and computers, showpieces, shell jewelry, and figurines made from shell, mosaics, and shell lotus, etc. This shell craft is more adorable because of its individual color combination and texture. So, ang seashell craft is more na craft ang himo sa seashell. Ito kung nabayon. Sa kung sa'yo mo himo, depende sa himo sa mga nagdaw. Isang mo, kaya ay bitay-bitay sa mga kay. Ang pag-himo na is himo alaw is straight. Yeah, bahagan sa mga ipilit para kadalasan na mga sa mga kadalasan nakita na sa mga antik na mga bay. Number 3 is the Banjo's boat. Banjo's boat are the pretora of amazing things, strong, caring, and smart. They also happen to be exceptionally skilled fishermen and boat maker. The boat owner who is someone within the Banjo will paint it himself. Sometimes there can be a ritual performed that will be blessed the boat and ensure secure fishing trips. This boat is tied to the house of the owner as the ritual takes place. If you the boat is in its state, it can last about 3 years. The house of the Banjong sea deities of the Philippines grows along the islands in the Suluart are developed. These range from 12 to 16 feet long, but not more than 6 feet wide. So, boat sa Banjo is kanang pakihan doon sa mga kwadra at nangay bambu sa gilid mga dagko. Manali nilang buhaan sa
Island group is known as the sea gypsies because they move the wind and the tide in their small houseboat called ventas. Ventas, they are tawag sa boat of the Jawa. They can be found in many coastal settlements and inhabit the waters and shores of the Sulu archipelago. Ang last is ang Badjaw's Tail House. The Badjaw's Tail lives in houseboats clustered near the coastline of southern Mindanao, but they also build steel houses near fertile fishing grounds. These houses are temporary refuge during times that these boat houses needed repairs. So ang Badjaw's Tail House only para mga bahay sa Badjaw ato sa Dublin sa dagat. So ang kumana is yan. Ang iyang atok kay Nipa dyan tao kay sarang-sarang lubik. Dyan ka ng iyang tukod na tukod is mga bamboo sticks. Sagaran makita niya sila sa mga kuhan dyan sa dulo. So, mga informa sa Badjaw's Tail House.